Kami dinala ng aming malilikot na paa sa lugar kung saan nahanap namin ang kasugutan sa mahalagang tanong na sino si Rizal sa mata ng mga Pilipino? Tunghayan ang aming makabuluhang paglalakbay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Para sa akin kasi pang pagkakakilala ko sa kanya dahil din sa pang pag-aaral din. Ayun nga, di ba si Jose Rizal yung pambansa natin, bayan. Siya yung nagsulat ng Noli tsaka LP. Then, ano ba? Basta, malandi si Rizal. Paano mo nasabi? Meron ka bang mga kilala, meron ka bang mga kilala naging babae sa buhay ni Rizal? Ano lang, si Josephine Bracken. Ano yung naging impluensya ni Rizal sa tingin mo sa ating mga Pilipino? Sa tingin ko yung pagiging palaban, ganun, tsaka pagsusulat. Yun. Magaling na, pagiging natin, biyasa sa pagsusulat ng mga nobela tsaka mga tula. Matuturing mo ba si Rizal na mabuting tao o magandang halimbawa sa ating mga Pilipino? Oo naman. Kasi pang yung pamamaraan niya ng pagtatanggol sa atin or paglaban sa kalayaan pa sa Pilipinas is hindi siya gumamit ng dahas, kundi talino. Si Rizal, for me, bayani talaga siya. Kasi, siya yung naging daan para, hindi siya yung mambabaka tulad nila, ng mga katipunero. Pero isa siya sa mga naging daan. Isa siya, importante siya. Malaki yung importance niya kasi if not for him, parang walang magiging lakas naman yung mga katipunero ng mga time na yun. Kasi parang siya naman yung pinaka, hindi siya yung pinaka-utak. Hindi siya yun. Pero, malaki yung importance niya din. Si Rizal, pinakita niya sa atin na we can fight for our freedom and our rights, but it cannot be done with war. He did it with his mind. And it's inspiring para sa ating mga Pilipino kasi hindi siya takot ipakita at ipaglaban yung pinaniniwalaan niya. And it's a different kind of love yung pinakita niya sa atin. It's a different kind of love for his country. And iba yung for him, ayaw niyang awayan yung mga Spaniards. If you read back in history, he wanted another way para maging free tayo. He didn't really want to be completely free from the Spaniards kasi alam niya sa time na yun, during that time, hindi natin kaya tumayo mag-isa. But at the same time, kailangan na ng Pilipinas humiwalay. So, ipinakita niya na slow and steady kaya sana natin kung hindi nagkaroon ng revolution. Pero ayun, for me, si Rizal talaga yung ama ng bayan. It's really good. Para sa akin, isa siyang bayani. Siyempre, bayani siya. Siyempre, national hero, sabi nga nila. Yun. Sa tingin niyo po, ano po yung naging impluensya po ni Rizal para po sa inyo? Yung impluensya ni Rizal. Siguro sa akin hindi may masabi ba natin impluensya. Basta mindset ko, isa siya sa mga dahilan kung bakit malaya ang Pilipinas. Sa tingin niyo po, ano po yung ginawa ni Rizal para po maging malaya tayong mga Pilipino? Sa pagkakalam ko kasi, 'di ba, yung ginawa niya is true sa pagsulat ng mga nobela na tumatalik sa Kastila dati. Yun. Matuturing niyo po bang isang mabuting tao si Rizal? Siyempre naman. Ang sobrang buti kasi inalay niyo yung buhay niya para sa, diba, sa Pilipinas. Wow. So, kuya, sino po si Rizal para po sa inyo? Doktor ba gayon si Jose? Doktor Jose Rizal. Ano po yung mga yung naging impluensya po ni Rizal sa mga nagawa niya po sa ating mga Pilipino? Sa palagay ko kasi, di ba, marami yung sinabi si Rizal, parang di naman yata sinusunod ng mga kabataan ngayon, di ba, yung sinasabi na
kabataan yun ang pag-asa ng bayan. Parang hindi. Pwede niyo po na sabing hindi. Eh, katulad ng ano, diba, may mga kabataan ngayon na nanulong sa droga. Hindi yan pag-asa ng bayan. Yan ang salot sa lipunan. Mga ganyan. Sa tingin niyo po, karapat-dapat po ba si Rizal na bayani po natin? Ayaw. Kasi marami na bagat ang ginawa. Ano po yung mga nagawa niya po? Eh, kumbaga po, kasi hindi ko na masyado maalala. Matagal na akong hindi nakapag-aral na. since na 19, ano pa yun. Hindi ko na natututukan. Kaya kumbaga nakalimutan ko na yung mga... Bali, sinasabi niyo po si Rizal, mabuting tao po. Thank you po. Sige po. Rizal ay ang ating pambansang bayani. Paano niyo po nasabi? Kasi kundi dahil sa kanya, hindi tayo nilalaya ang mga Pilipino sa mga Kastila. Sa mga pagmalupit ng mga Kastila ba yun? Opo. Ano po? Paano niyo po nasabi na siya po yung negan, kaya po nakalaya yung... Kasi siyang naglakas na loob na isilwalat para mapadala sa kinaukulan ng pagmamalupit na ginagawa ng mga Kastila sa Pilipino. Sa pamamagitan ng paggawa ng librong No Limit Ang Ere. Sa tingin niyo po, ano po yung mga naging impluwensya po ni Rizal sa ating po mga Pilipino? Ngayon? Kahit dati po, tsaka ngayon. Sa noon? Opo. Noon kasi, malaki ang impluwensya ni ni Rizal. Kasi nga siya yung ating pambansang bayani. At saka kapag pinag-aaralan namin nung panahon namin ang El Filibusterismo at saka No Limit Ang Ere, ramdam namin kung ano yung hirap ni Rizal, kung paano niya ginawa, paano niya yung siniwalat, kung ano yung lahat yung dapat na malaman para tayo ay makalaya. Yun. Sa ngayon kasi parang, okay lang ba yun? Sa ngayon kasi parang through sa henerasyon natin, parang sa tingin ko hindi na ganun na kalalim ang tingin nila sa ating pambansang bayani. Katunayan, nilagay sa piso. Iba, napakaliit na value ng piso. Kumbaga, doon sa mga bago nakalagay ngayon sa malalaking pera natin. Opo. Diba? Paliit na nga ng paliit, pati yung pambansang bangus, dilis na nga eh. Diba? Pag binaligtad mo yung mamera, pambansang ano, isda, dilis na, hindi na bangus. So parang nangyayari kasi, hindi na ganun parang kalalim ang tingin ng mga kabataan in terms of kay Rizal. Kasi hindi na nila, kumbaga, dahil sa henerasyon ngayon, sa dami ng mga lumalabas na mga modernong gamit, parang nakakalimutan natin balikan kung ano yung nakaraan na dapat, hindi, dapat nating alalahanin kung ano yung ating pinagmulan. Kaya lang mismo ang nangyayari kasi, dahil nga sa ating panahon, parang hindi na ito ang mas natutukan. So parang kung hindi natin i-insist na pag-aralan ng No Limit Ang Ere, El Filibusterismo, parang hindi na maipapahayag sa mga kabataan kung ano yung naging hirap. Ang alam lang nila, pinatay si Rizal sa Luneta, binaril, pero hindi nila alam kung ano yung lalim.
lang. Masakit ba? Baka makita tayo. Oh!